mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibo Cable Television Network. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Narito ang nangungunang balita sa linggong ito. Guardiang Good Samaritan sa bayan ng New Washington binigyan ng pagkilala. Samot-saring reaksyon at paghanga ang natanggap ng isang gwardiya ng isang remittance center sa bayan ng New Washington matapos itong tulungan ng isang estudyanteng naabutan ng cut-off na kukuha sana ng pera. Kwento ng isang estudyante na si John Boy Saldivia na isang criminology student, kukuha sana ito ng perang padala ng kanyang kaibigan ngunit gwardiya na lang ang kanyang naabutan. Ayon kay John Boy, aminadong itong wala siyang ekstrang pera na pambili sana ng hapunan. Dahil dito, hindi nagdalawang isip ang gwardiyang kinilala kay Mariel Bolivar na taga-Halas, New Washington, na bigyan ng 100 si John Boy. Sa kabutihang ipinakita ng gwardiya, ay agad itong ipinost ni John Boy sa kanyang Facebook at umani ito ng samot-saring komento. Umabot na rin sa national media ang kabayanihang ipinamalas ni Bolivar. Masaya rin ang pamunuan ng remittance center kaya binigyan nila ito ng pagkilala at reward pati rin si John Boy. Binigyang pagkilala rin si Bolivar ng Barangay Council ng Halas, New Washington sa pamamagitan ng pagbigay ng Certificate of Recognition at mga groceries. Samantala, nitong ika-105th regular session ng Sangguniang Bayan ng New Washington ay binigyan ng karangalan si SG Mariel Bolivar sa pamamagitan ng Resolution 2021-113 na kasaad sa nasabing resolusyon ang pagpupuri sa kabutihang ipinakita sa pamamagitan ng pagtulong sa isang estudyante na lubos na nangangailangan. Tinawagan din umano ito ng kanyang security agency upang bigyan ng pagkilala. Ayon kay Bolivar, kung mayroon kang magandang ginawa ay mas malaki ang babalik. Malaki naman ang pasasalamat ni John Boy kay Bolivar sa pagtulong nito. So, kapasalamat kita ako kay Sir Mariel Bolivar. Sana nga kabuot ka ko sa times kin nga mas kinahanggan ko gito ana nga bulig. Siyempre, Sir, ay hindi ko man gitron malipatan hasta sa bilogong kabuhi do nagiging impact it imo nga pagiging makatao ka kon in time sa akong gina kinahangan, Sir, that time. Sa kabutihang ipinamalas ng nasabing gwardiya ay naging isa sa mga naging inspirasyon ni John Boy ang ginawang pagtulong nito sa mga nangangailangan. Halimbawa, may mga opportunity ka ton nga nag-aabot, dapat antiguhan kita magamit. Pero pag antiguhan kita maggamit is magiging productive daya ka doon. So dapat padayo nang kita sa pagpakita it mayan nga pag-ugali sa aton isigatawo gabay pa nga magiging inspirasyon kita. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Karat gold bracelet ibinalik ng isang huwarang empleyado sa may-ari nito. Alamin sa report ni Rajoy Briones. Kahanga-hanga ang ipinamalas na katapatang ipinakita ng isang empleyado na si Elvis Eshona matapos mapulot ang 21-carat gold bracelet na nagkakahalaga ng nasa 28,000 hanggang 30,000 pesos. Base sa report ng Kalibo Municipal Police Station na dumulog sa kanilang Police Assistance Desk sa Gaysano Capital, Kalibo, si Gret Algarne para humingi ng tulong dahil sa nawawala ang kanyang bracelet. Agad naman itong sinamahan ng mga pulis at hinanap sa dinaanan Algarde kung saan posibleng nahulog. Habang sila ay naghahanap, biglang lumapit si Elvis Eshona na naka-assign sa housekeeping department ng nasabing mall at sinabing nakita niya ang bracelet sa sahig habang siya ay nagwawalis. Kinumpirma ito ni Algarne na yun nga ang nawawala niyang bracelet kaya naman sa kabutihang pinakita nito ay binigyan siya ng reward ng may-ari bilang pasasalamat. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Eleventh cycle na pagpapatupad ng supplementary feeding program sa Child Development Center ng Kalibo ipinamahagi na. Alamin sa report ni Isamay Saulda. Opisyal nang ipinamahagi ang mga gulay tulad ng mga repolyo, munggo, patatas, carrots at mga delata sa Municipal Social Welfare and Development Office kung saan ito rin ay nanggaling sa DSWD Region 6 o Department of Social Welfare and Development
para sa mga kabataang nag-aaral sa mga daycare centers sa bayan ng Kalibo. Ayon sa naging Facebook post ni Kalibo Mayor Emerson Lachica, ibinahagi nito na sa kabila ng nararanasang pandemya sa probinsya, patuloy pa rin ang feeding program ng LGU para sa mga batang pumapasok ng daycare centers sa iba't ibang barangay ng Kalibo. Layunin nitong maibigay sa mga batang mga pagkaing magpapalakas ng kanilang resistensya laban sa COVID-19 habang wala pang nakalaang bakuna ang gobyerno para sa kanila. Siniguro naman ng alkalde na ipaprioridad nila ang pagsasagawa ng mga programang para sa ikabubuti ng mga kabataan pati na ang mga kalibunhon. Isa Meza Ulda, Kalibo Cable News. Manika Viewpoint sa bayan ng Libakaw, naging instant tourist attraction. Naging instant attraction sa ngayon ang Barangay Manika sa bayan ng Libakaw matapos bumungad sa social media ang kagandahan ng mga kabundukan na tanaw sa bagong gawang kalsada. Nitong nakarang mga araw, ilang mga riders, bikers at mga lokal na turista ang mga dumayo sa nasabing lugar. Sa video makikita na tanaw ang malabagyo na lugar dahil sa mga matataas na bundok at malamig na temperatura. Ilan sa mga dumadayo dito ay nagdadala ng kape panglaban sa malamig na panahon doon. Sa ilang larawan, makikita ang makapal na ambon sa Manika Viewpoint na perfect sa pagkuha ng litrato. May ginawa ring kubo sa lugar para sa mga dadayo rito. Tanaw rin sa itaas ang Aklan River at mga palayan. Naging pasyalan na ito ng mga Aklanon, simulang na sa general community quarantine na ang Aklan at niluwagan na ang mga restrictions. Kabilang na sa mga balak puntahan ng ilang mga lokal na turista ang Manika dahil nakakamangha ang tanawin nito. Nagsimulang sumikat ang lugar matapos ang pagpatuloy ng pagdevelop ng mga kalsada at pwede ng madaanan ng mga sasakyan. Malaki naman ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan ng Libakaw sa unti-unting pagkilala sa lugar. Patuloy naman ang kanilang paalala sa mga dadayo na maging responsable sa pagtapon ng mga basura. Randy Nakospag, Kalibo Cable News. Kalibo Ati-Atihan Festival, pasok sa Fest 300, the 300 best festival on earth. Balitang hatid ni Isamay Saulda. Matagumpay na nakasama sa listahan ng Fest 300, the 300 best festivals on earth ang Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival na tinagurian din the mother of all Philippine festivals. Ito rin ang natatanging festival na mula sa Pilipinas na nakapasok sa isang prestisyosong Fest 300 na hina-highlight ang 300 na best festivals sa buong mundo. Ang Fest 300 ay isang kumpanyang nakabase sa San Francisco na nagsasagawa ng online festival magazine at taunang listahan ng 300 best festivals sa buong mundo na binuo ng festival guru na si Chip Conley at ng international festival community. Matatanda ang noong taong 2016, ito ang kauna-unahang nakabilang sa listahan ng Fest 300, the 300 best festivals on earth ang Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival. Isa May Saulda, Kalibo Cable News. Bagong itinalagang miyembro ng ASU Board of Regents na numpana, narito ang ulat ni Jorely Vicente. Pinangunahan ng ASU President na si Dr. Emily Arangote ang isinagawang virtual oath-taking ceremony ng bagong miyembro ng Aklan State University Board of Regents nitong September 22, 2021. Ang mga kasalukuyang miyembro ng ASU Federation of University Councils na sina President Regent Apple Jean Villanueva, Regent Virgilio Sakdalan, at Regent Jose Joaquin Mayor na representante ng private sector ay kasama sa nasabing oath-taking. Ang nasabing virtual event ay inorganisa ng Office of the University Board Secretary sa pamumuno ni Dr. Carmen Chita M. Tumaca. Jorely Vicente, Kalibo Cable News. Bagong Municipal Fire Marshal ng BFP Kalibo, sisimula na ang kanyang serbisyo. Balitang hatid ni Era Joy Briones.
Opisyal nang uupo sa pwesto ang 28-anyos sa Tubong Guimaras na graduate sa Philippine National Police Academy or PNPA Class of 2016 na si Senior Inspector Arden Bedonia bilang bagong Municipal Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection or BFP Kalibo. Papalitan ni Bedonia si Fire Senior Inspector Joseph Kadag matapos itong ilipat sa regional office. Plano ni Bedonia na maging visible ang emergency medical services, lalo na naging lead agency na ang BFP sa pagresponde sa pandemya. Pinangako niya na ipagpapatuloy ang nasimulan ng mga previous fire marshal at iisipin din niya ang kapakanan ng mga BFP personnel. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Aklanon public servants kabilang sa semi-finalist ng Civil Service Commission Dangal ng Bayan Award. Narito ang balita ni Isa Miza Ulda. Pasok ang dalawang public servants ng Aklan bilang semi-finalist sa Search for Outstanding Government Workers 2021. Kinilala itong sina Annalyn Climaco Perez, isang head teacher 3 ng Dinaot Elementary School at Ojong Elementary School sa Bayan ng Altabas, at si Jen Alcazarin, administrative aide sa municipal government ng Numansia, Aklan. Sila ang mga public servants na kabilang sa semi-finalist ng isang national search ng Dangal ng Bayan category. Isinasagawa ng Civil Service Commission ang naturang annual search para mabigyang pagkilala ang exemplary performance at integridad nito bilang isang public servant. Kaugnay nito, iginagawad naman ang Dangal ng Bayan Award sa isang government worker para sa taglay nitong extraordinary acts o ang serbisyong ibinibigay sa publiko at ang patuloy na pagpapakita ng exemplary ethical behavior na naaayon sa Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Nakatakda naman sa September 29, 2021 ang virtual conferment of awards para sa mga servant heroes na papangunahan ng CSC Regional Office kasabay sa paggunita ng kanilang ika-121st Philippine Civil Service Anniversary na may temang Transforming Public Service in the Next Decade, Owning Agile and Future-Ready Servant Heroes. Isa Meza Ulda, Kalibo Cable News. LGU Kalibo, pasok sa National Finalist ng 2021 Most Business-Friendly Local Government Unit Awards. Narito ang ulat ni Judy Lee Vicente. Pasok ang lokal na pamahalaan ng Kalibo sa National Finalist ng 2021 Business-Friendly Local Government Unit Awards sa buong Pilipinas. Batay sa Facebook post ni Kalibo Mayor Emerson Lachica, nakatanggap ang LGU Kalibo ng sulat galing sa Philippine Chamber of Commerce and Industry na kabilang ang munisipalidad sa National Finalist ng 2021 Most Business-Friendly Local Government Unit Awards Municipality Category Level 1. Kaugnay nito ay maging representante ang Kalibo at iba pang bayan sa October 8, 2021 para sa isasagawang virtual final judging ng PCCI. Sa kabilang banda, pasok rin ang lalawigan ng Aklan bilang finalist sa 2021 Most Business-Friendly Local Government Unit Award Province Category na inorganisa ng PCCI, kung saan ito ang ikalimang pagkakataon na kinilala ang probinsya ng nasabing organisasyon. Jory Lee Vicente, Kalibo Cable News. Bagong tanggapan ng WCPD sa Numansia Municipal Police Station, pinasinayaan. Opisyal ang binuksan ang bagong tanggapan ng WCPD sa Numansia Municipal Police Station nitong Setyembre 23 ng umaga. Pinangunahan ang pagpapasinaya ni Reverend Father Vincent P. Cahilig, Numansia Mayor Jezreel Templonuevo, Police Lieutenant Colonel Brendo H. Nacario at DPDA kasama sina Archie Ilario ng Pubring Vlogger at ng mga tauhan ng Numansia Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Trinity Armenio. Ang nasabing opisina ay nakaayon sa Intensified Cleanliness Policy ng Philippine National Police kaugnay sa PNP Patrol Plan 2030. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Talamak na traffic violation sa Kalibo, pinapabantayan. Narito ang ulat ni Era Joy Briones.
dahil sa dumadami na ang traffic violators. Kaya naman gumawa ng hakbang ang sangguniang bayan ng Kalibo para ito'y masolusyunan. Upang maiwasan ng disgrasya at maabala ang iba dahil sa bumibigat na trapiko, pinapatutukan ng sangguniang bayan ng Kalibo sa Traffic and Transport Management Division ang mga traffic violations na ginagawa ng mga motorista sa mga kalyeng may traffic lights. Ayon kay Kalibo Sangguniang Bayan Member Ronald Marte, na isang resolusyon ng kanyang ipinasa sa konseho na naglalayong dapat bantayan ng Traffic and Transport Management Division ang mga kalye ng Corner Rojas Avenue at Mabini Street, Corner ng Osmeña Avenue at Jaime Cardinal Sin at Mabini Street Corner Di Maagma Street dahil sa ginagawang traffic violations ng mga sasakyan. Karamihan umano sa mga ito ay ginagawa ng mga tricycle at motorsiklo kung saan sa tuwing naka-red light ay lumilipat ang mga ito mula sa kanilang linya para makapag-U-turn at dumiretso sa kabilang bahagi ng kalsada. Dapat anya na bantayan na mga nakadeploy na auxiliary police ang nasabing mga lugar at hulihin ang mga pasaway. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Rehabilitasyon ng mga kalsada sa mga liblib na lugar sa Libacaw nagpapatuloy. Ipinagpapatuloy pa rin ng Provincial Engineer's Office Aklan ang rehabilitasyon at maintenance ng mga kalsada sa mga liblib na mga lugar sa bayan ng Libacaw. Base sa mga in-upload ng mga imahe ng PEO, patuloy ang rehabilitasyon sa Libacaw Ganzon Road sa Sitio Mapuay sa Barangay Pampango, habang nagkaroon naman ng maintenance ang nasabing opisina sa mga ipapagawang kalsada sa Barangay Hulita at Pampango. Layunin ng proyektong ito ng gobyerno na mas mapabilis ang pagdala ng mga produkto sa bawat lugar at sa mas madali na access ng kalsada papunta sa bayan. John Ronald Godin, Kalibo Cable News. Slow-moving vehicles sa Aklan, pinagbabawalan na pumagitna sa National Highway. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Para maiwasan ng disgrasya at kapahamakan, nararapat na sundin ng mga vehicles ang kanilang lane. Bilang pagsunod sa Republic Act 4136 or Land Transportation and Traffic Code ng Department of the Interior and Local Government Memorandum Circular 2017-01, kung saan ang major lane ay para sa fast-moving vehicles at ang outer lane ay para sa slow-moving vehicles. Karamihan sa kalsada ng probinsya ng Aklan ay nasa 4-lane na, kaya dapat na ito'y sundin para maiwasan ng kapahamakan. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Anthony Guerrero, team leader ng Provincial Highway Patrol Group, mananatiling pinagbabawal sa gitna ng highway ang slow-moving vehicles kagaya ng mga tricycles, motorsiklo at mga bisikleta. Dapat na manatili sila sa gilid ng National Highway o sa tinatawag na shoulder lanes. Dahil sa maraming pasaway sa kalsada, sinisigurado niya na mahigpit nila itong babantayan para sa kaligtasan ng publiko. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Assistance platform na Boto Ko ang Bag Ko on Wheels ininunsad na. Baritang hatid ni Isamay Zaulda. Inumpisahan na ang ilunsad sa probinsya ng Aklan ang Boto Ko ang Bag Ko on Wheels, kung saan mas lalong pinalapit ng programang ito sa mga residente ang pagpaparehistro para sa halalan 2022. Ang Boto Ko ang Bag Ko on Wheels ay isang assistance platform na bumabiyahe sa iba't ibang barangay para makapagrehistro ang mga residente na siyang inorganisa ng Positive Youth Development Network kasama ang Jerry Rojas Foundation, gayon din ang Jerry Rojas Leaders Aklan at Sangguniang Kabataan Aklan Council. Inumpisahan itong buksan sa mga residente ng Barangay Unidos sa Bayan ng Nabas, kung saan ang naturang aktibidad ay nakapag-assist ng mahigit kumulang sa 200 katao. Ilan sa mga in-assist nito ay ang bagong rehistrado, nagpalipat ng registration, reactivation, at nagpalit ng status. Halos umabot naman sa 75% ang naitalang mga bagong rehistro para sa halalan 2022. Dagdag pa rito, naglaan naman ng libreng transportasyon ang grupo ng Boto Ko ang Bag Ko on Wheels para sa mga bagong rehistrado ng 2022 national at local elections.
Nakatakda namang i-extend sa September 25 ngayong taon sa bayan ng Kalibo ang programang Boto Ko ang Bagko Registration on Wheels para sa mga gustong magparehistro at maging opisyal na botante sa halalan 2022. Isa Meza Ulda, Kalibo Cable News. Probinsya ng Aklan, nangunguna sa may pinakamaraming taniman ng niyog sa buong Western Visayas. Narito ang balita ni Era Joy Briones. Ipinaalam ng Philippine Coconut Authority or PCA Aklan na patuloy ang kanilang replanting program. Ayon sa acting senior agriculturist nito na si Jonelo Onga ng PCA Aklan, sinisigurado niya na hindi bababa ang bilang ng mga niyog sa probinsya. Sa katunayan aniya na ang Aklan ang may pinakamaraming populasyon ng niyog sa buong Western Visayas. Samantala, sa mga nakaraang taon na pag-alaman na unti-unting bumaba ang bilang ng mga niyog at ang posibleng rason ay ang illegal na pagputol ng puno ng niyog para gawing coconut lumber. Dagdag nito na hindi naman ipinagbawal ang pagputol nito, subalit kailangan lamang pumunta sa kanilang opisina para kumuha ng permit. Sa ngayon ay ginagawa ng ahensya ang lahat para mas dumami pa ang mga niyog at pagyamanin ito. Paalala din niya sa lahat na dapat ay malaman natin ang kahalagahan ng niyog na tinaguri ang Tree of Life sa ating buhay. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Labing isang provincial qualifier sa Young Farmers Challenge Fund binigyan ng pagkilala ng Aklan sa nguniang panlalawigan. Narito ang balita ni Rio Trico. Binigyan ng pagkilala ng Aklan Sangguniang Panlalawigan sa pamamagitan ng Resolution of Commendation ang 11 qualifiers sa Young Farmers Challenge Kabataang Agribiz Competitive Grant Assistance Program ng Department of Agriculture. Kasama sa binigyan ng pagkilala sina Vicky Jane Malumay ng Makato, Jason Simeren ng New Washington, Mark Englisher D. Magarso ng Lezo, John Mark Francisco, Apple Jane D. Villanueva, John Leonard Abad ng Kalibo, Brent Azer M. Gonzalez, Mark Robert Francisco, Jerome Tulio, Christian Paul S. Masigon, at John Lauren Chris F. Delgado ng Kalibo. Makakatanggap ng cash grants ang mga ito na nagkakahalaga ng 50,000 pesos para punduhan ang kanilang napiling agri-based enterprise. Ang Young Farmers Challenge Fund ay isang competitive financial grant assistance program na para sa mga kabataan at layuning hikayatin silang magnegosyo na may kaugnayan sa agri-fishery. Ang grant ay magsisilbing startup capital para sa kanilang planong negosyo. Napag-alamang nasa 29 na project proposals ang nakapasa sa provincial level mula sa 60 isinumiting proposals ng mga agri-entrepreneurs mula sa Western Visayas. 5 sa mga entries ay mula sa probinsya ng Aklan at 11 Aklanon youth ang pasok sa top 60. Samantala, patuloy naman ang mga programa ng Office of the Provincial Agriculturist para mainganyo ang mga kabataan na makilahok sa farming at agri-fishery-based enterprise. Rio Trico, Kalibo Cable News. National Food Authority, patuloy ang pagbili ng mga palay sa mga magsasaka sa Aklan. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Patuloy ang pag-iinganyo ng National Food Authority or NFA sa mga farmers sa Aklan na magbenta ng mga palay para sa food security ng probinsya. Ayon kay Mr. Andy Ostan ng NFA Capiz Branch, bukas ang Aklan Grain Center sa Barangay Linabuan Norte, Banga, Lunes hanggang Sabado. Bukod dito, meron din silang mobile procurement na umiikot sa bawat barangay sa iba't ibang bayan sa Aklan. Dagdag pa ni Austin na mananatili sa 19 pesos bawat kilo ang kanilang pagbili ng palay, mas mataas ito kaysa sa pribadong traders na nasa 17 pesos lang bawat kilo. Dahil sa limitado ang kanilang dryer, dapat malinis at tuyo na ang palay na ibebenta sa kanila. Ang walk-in farmers ay pwedeng makapagbenta ng hanggang 40 bags. Sa ngayong buwan ng Setyembre, nasa kabuuang 10,000 bags pa lang ng palay ang kanilang nabili sa Aklan. Ayon pa kay Austin, ang Aklan ay rice-sufficient province kung saan noong taong 2020 ay nagkaroon ito ng surplus o pagsobra ng harvest. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Construction project sa Kalibo International Airport nagpapatuloy. May report si Julie Vicente.
nagpapatuloy ang construction project sa Kalibo International Airport ng Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines. Ayon kay Engineer Eusebio Monserrati Jr., manager ng Kaap Aklan, patuloy ang pagsasagawa ng bagong paliparan na kayang tumanggap ng 10 hanggang 13 na eroplano. Maliban dito, natapos na rin ang kanilang pag-rehabilitate na passenger terminal building para maiwasan ang pagsiksika ng mga pasahero na dumadaan sa airport. Samantala, hinihintay pa nila ang go signal ng national government para sa pagtanggap ng international flights galing sa mga international airline companies. Jorilee Vicente, Kalibo Cable News. Leisure travel ng mga taga-NCR papuntang Boracay at ibang lugar na nasa GCQ at MGCQ papayagan. Papayagan na ng Department of Tourism ang mga residente ng National Capital Region na makapag-leisure travel sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine at Modified General Community Quarantine. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, may ilang tourist destinations ang nagpapatupad ng kanilang sariling restrictions gaya ng Baguio City na pinapayagan lamang na makapasok ang mga fully vaccinated na individual. Habang bukas na rin sa turista ang Boracay, Siargao at La Union pero may sinusunod na age restrictions. Paalala naman ni Secretary Puyat, mas mainam pa rin na tiyakin muna sa destinasyon ng local government unit kung tumatanggap ang mga ito ng turista. John Ronald Gorin, Kalibo Cable News. Mga tourism workers na nabakunahan na sa isla ng Boracay, nasa 85% na. May ulat si Rajoy Briones. Bilang paghahanda sa pagbukas ng isla ng Boracay sa international tourist, nais ng Department of Tourism at lokal na gobyerno ng Aklan na maabot ang 100% na pagbabakuna sa mga residente at mga tourism workers para na din patuloy ng makabangon, lalo na sa industriya ng turismo. Ayon kay Felix De Los Santos Jr., Chief Tourism Operations Officer, ngayon nasa halos 85% na ang nabakunahan na mga tourism workers sa isla. Dagdag ni De Los Santos na nasa 289 na mga hotels at resorts ang nabigyan ng Certificate of Authority to Operate na kasya naman sa 300 hanggang 400 na visitors arrival bawat araw sa isla ng Boracay. Mas mababa ang bilang ng mga turista simulang buksan ang Boracay noong September 8 nang isailalim ang Aklan sa GCQ kumpara noong July na umabot sa 1,000 tourist arrival bawat araw. Napag-alaman na noong September 16 ay formal na silang tumanggap na mga turista galing sa NCR. Sa ngayon, patuloy pa rin ang kanilang pagbabakuna. Ganun din ang pagtanggap ng mga turista na pumupunta sa isla. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Aklan Provincial Government aapila sa Senado tungkol sa Bida Bill. Alamin sa ulat ni Rio Trico. House Bill number 9826 is hereby approved on third and final reading. Majority Leader. Matapos pumasa sa third and final reading sa House of Representatives sa botong 192 affirmative at 7 ang negative, matagal nang naghahanda ang Aklan Provincial Government ng mga hakbang para sa kanilang apila tungkol sa pagpasa ng kontrobersyal na Bida o Boracay Island Development Authority Bill sa Senado. Umaasa si Aklan Vice Governor Reynaldo Quimpo na papakinggan ang kanilang apila kapag naumpisahan ng talakayin ang naturang bill sa mataas na kapulungan. Matatanda ang naging kontrobersyal ang nasabing bill dahil marami ang may agam-agam kasama na ang lokal na pamahalaan ng Malay at ilang mga local leaders sa posibleng epekto nito sa pag-manage ng pamusong isla ng Boracay. Sa kasalukuyan, ang Boracay Interagency Task Force o BIATF ang nangunguna sa rehabilitasyon ng isla hanggang sa susunod na taon. Rio Trico, Kalibo Cable News. Boracay Interagency Task Force, target na matapos ang kanilang pagpapatupad ng rules at regulations. Alamin sa report ni Jorilee Vicente.
target ng Boracay Interagency Task Force na matapos ang pagpapatupad ng rules at regulations, gayon din ng mga proyekto bago matapos ang kanilang pinalawig na termino hanggang June 30, 2022. Ayon kay Director Natividad Bernardino ng Boracay Interagency Task Force, halos nasa 80% o 271 galing sa 339 na establishmento sa isla ng Boracay ang compliance sa 25 plus 5 meter beach easement, habang 83% o 1,017 galing sa 1,230 sa kabuuang gusali ang compliance sa 12 meter road easement. Dagdag pa rito, pagtutuunan rin nila ng pansin ang pagpapatuloy ng circumferential road at pag-aayos ng drainage system. Jorilee Vicente, Kalibo Cable News. Demolition sa Boracay muling ipapatupad. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Itutuloy ng Boracay Interagency Task Force or BIATF ang kanilang implementasyon ng 25 plus 5 easement rule. Ito ay matapos na nirenew ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang termino sa task force. Matatandaan na nilagdaan ng Pangulo ang pagpapalawig sa termino ng BIATF noong September 14 at magtatagal ito hanggang June 30, 2022. Saan ay inextend niya yung term ng Boracay Interagency Task Force na ito ay ginawa, ito ay binuo ng ating mahal na presidente para lang ma-rehabilitate ang ating isla ng Boracay. Ayon sa BIATF na magiging apektado nito ang mga residential owners sa area ng Sityo Malabunot, Barangay Manok-Manok, Boracay na nasa halos 50 bahay at mga imprastruktura. Sisimula ng demolusyon anumang oras sa ngayon dahil nabigyan na sila ng palugit noon pang nakaraang taon. Ipinaliwanag naman ng BIATF na hindi sila basta-bastang magpapaalis sa mga violators kung walang relocation area at financial assistance para sa kanila. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Diocese of Kalibo tutol sa pagtatayo ng kasino sa Boracay. Alamin sa report ni Rio Trico. Nagpalabas ng pastoral letter ang Diocese of Kalibo na pinamumunuan ni Bishop Corazon Talaok na may titulong An Appeal for Our People and Boracay. Ito ay tungkol sa kontrobersyal na planong pagpapatayo ng kasino sa pumusong isla ng Boracay. Ayon sa sulat, kung matutuloy ang pagpapatayo ng kasino sa isla, magiging taliwas ito sa kilalang imahe ng Boracay bilang family destination at lugar sa pagsulong ng edukasyon at pagnenegosyo at marami pang iba. Kaya naman umaapila ang Diocese of Kalibo sa mga namumuno na huwag hayaang matuloy ang plano. Hiniling din nila sa mga pari sa Diocese of Kalibo kasama ang pastoral councils, lay organizations, movements, associations at societies na gumawa ng grupo na kumukontra sa gambling casino sa Boracay. Rio Trico, Kalibo Cable News. Bida Bill aprobado na sa third and final reading sa Kongreso. Alamin sa report ni John Ronald Guarin. Nitong September 21 na araw ng Lunes, inaprubahan na ng House of Representatives sa third and final reading ang Priority Bill kung saan magkakaroon ng Boracay Island Development Authority o BIDA. Matatandaan na sa ilalim ng BIDA, magkakaroon ng Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC upang matiyak ang pagkakaroon ng patuloy na development sa tourist destination at maipagpatuloy ang improvement mula sa naunang rehabilitasyon. Sa nasabing third and final reading, 192 ang affirmative, 7 ang negative at 0 naman ang abstentions. Ibig sabihin, nasa majority ng mga mambabatas ang nag-aproba sa House Bill 9826 o BIDA Act. With 192 members voting the affirmative, 7 the negative and 0 abstentions, House Bill number 9826 is hereby approved on third and final reading. Majority Leader.
Nakasaad sa bill na ang bida ang mamamahala, magde-develop, mag-ooperate, mapapanatili at may pagpapatuloy ang pagpapaganda ng Boracay Island Development Zone kung saan kasama sa nasabing zone ang buong isla ng Boracay, mga maliliit na isla o lugar tulad ng Barangay Katiklan. Ang development zone sa ilalim ng Bida Act ay magiging self-sustaining industrial, commercial, leisure, financial at investment center upang makapag-generate ng oportunidad para sa mga manggagawa at makapag-promote ng productive local and foreign investments habang pinaprioritize ang protection at preservation ng mga natural resources and biodiversity ng isla ng Boracay. Sa ngayon, dadalhin na sa Senado ang naaprubahang bill upang isailalim sa legislative process. John Ronald Guarin, Kalibo Cable News. Lalawigan ng aklat na nanatiling nasa low risk classification. May ulat si Jorile Vicente. Nanatiling nasa low-risk classification ng aklan batay sa pinakahuling datos ng COVID-19 sa probinsya ayon kay Dr. Cornelio Quachon Jr. ng Provincial Health Office Aklan. Nasa low-risk na ang probinsya ng Aklan dahil sa patuloy na bumaba ang bagong kaso nitong nakaraang dalawang linggo, habang bumaba naman ang healthcare utilization rate. Dagdag pa rito, maaaring ilagay ito sa Modified General Community Quarantine o MGCQ kapag nanatiling bumaba ang mga kaso. Samantala, nakalagay pa rin sa high-risk classification ang buong Western Visayas. Jorile Vicente, Kalibo Cable News. LGU Kalibo sinisigurong isasaayos ang renovation ng second floor ng Kalibo Public Market. Mga bilihin na nanatiling sapat pa ang supply. Alamin sa report ni Isamay Saulda. Siniguro ng local government unit ng Kalibo na hindi naman nila nakakalimutan ang pagsasaayos sa bahagi ng second floor ng Kalibo Public Market na siya ring nilinaw ni Engineer Marlo Villanueva ng Municipal Planning and Development Coordinator sa Munisipalidad ng Kalibo. Anya, hindi nila kaagad-agad na isasaayos ang naturang bahagi ng Kalibo Public Market dahil sa kinakailangang gibain ang buong istruktura at hindi lamang ang nasabing second floor. Pati magiging delikado umano ito kung sakaling gagalawin ang naturang lugar dahil sa maaaring mag-collapse ang buong gusali. Nagpaabot naman ng hinaing ang ilang mga nag-uukupa sa naturang lugar kung saan hindi pa nila ito nagagamit at patuloy umano silang nagbabayad ng permit at iba pang taxes sa munisipyo matapos itong masunog. Kaugnay nito, minungkahi naman ni Engineer Villanueva na mas mabuting ipaabot kaagad kay Mayor Emerson Lachica ang kanilang sitwasyon para mabigyan ng kaukulang solusyon. Sa kabilang banda, nananatili namang sapat ang supply ng mga bilihin sa Kalibo Public Market sa kabila ng nararanasang pandemya sa probinsya. Ito ay dahil sa kakaunti lang naman ng mga taong pumupunta sa palengke at unti-unti ring dumadami ang mga talipapa sa bawat barangay, kung kaya't hindi na kinakailangan pang dumayo sa ibang bayan ang mga tao para mamalengke. Isa Meza Ulda, Kalibo Cable News. Mga nagtatrabaho sa gobyerno, makakauwi ng maaga sa September 27. Balitang hatid ni Jorile Vicente. Makakauwi ng maaga ang mga government workers sa September 27, 2021. Ito ay bilang pag-obserba sa unang araw ng 29th National Family Week. Batay sa Memorandum Circular No. 90, Series of 2021, nakapaloob dito na ang mga nagtatrabaho sa executive branch ay suspindido ng maaga sa nasabing araw para makauwi ng maaga at makasama ang kani-kanilang mga pamilya. Ang nasabing memorandum ay batay sa Proclamation No. 60 na nilagdaan taong 1992 para ideklarang Family Week na ang huling linggo ng Setyembre kada taon. Hinihikayat ang lahat ng government personnel sa executive branch na suportahan ang Family Week celebration na inihanda ng National Committee on the Filipino Family. Jorile Vicente, Kalibo Cable News.
pagsuot ng facial sa mga pampublikong lugar sa bansa, hindi na mandatory. May ulat si Jorilei Vicente. Inanonsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa programang Talk to the People na hindi na kailangan ang pagsuot ng face shield sa mga pampublikong lugar sa bansa. I was informed that itong the technical advisory group on the medical experts on the use of face shields pwede na tanggalin sa labas. No more face shields outside. Batay sa pahayag ng Pangulo, sumusunod lamang ito sa payo ng mga eksperto sa gobyerno. Kaugnay nito, kailangan pa rin magsuot ng face shield sa mga sarado at matataong lugar at close contact areas tulad ng mga hospital, indoor establishments, pampublikong transportasyon, salo-salo at iba pang aktibidad. Ang face shields gamitin mo, 3 C's, close, whatever facility, hospital, o basta magkadikit-dikit, crowded, ganun rin, tapos close lahat. Jorilei Vicente, Kalibo Cable News. DILG nais palakasin ang case finding at contact tracing. May report si Era Joy Briones. Inatasan ng DILG ang mga LGU na tiyaking mapalakas ang case finding and contact tracing efforts sa kanilang komunidad. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, kailangan niyang magtalaga ng kahit isang contact tracer sa bawat barangay. Sa ngayon, may 130,178 contact tracers ang nakadeploy sa buong bansa. Kailangan na magiging agresibo sa case finding at contact tracing efforts, lalo pat mabilis ang pagkalat ng Delta variant. Bahagi ng responsibilidad ng contact tracers ang house-to-house visits upang malaman ang mga bagong dating mula sa probinsya o mula sa ibang bansa. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Lalawigan ng aklan, hindi kabilang sa mga paaralan na pinapayagang magsagawa ng face-to-face classes. Narito ang ulat ni Jorilei Vicente. Handa na ang Department of Education Aklan kung sakaling magsagawa ng face-to-face classes sa mga paaralan sa probinsya ng Aklan. Ayon kay Dr. Miguel Mac Apusin, Schools Division Superintendent ng DepEd Aklan, batay sa inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang mga lugar lamang na nasa minimal risk ang kaso ng COVID-19 ang pinapayagang magsagawa ng limitadong face-to-face classes. Nilinaw ni Dr. Apusin na hindi kasama rito ang Aklan at magpapatuloy pa rin ang pagpapatupad ng blended learning. Samantala, mayroong 300 pampublikong paaralan sa bansa at iilang pribadong paaralan ang pinahintulutang magsagawa ng face-to-face classes. Jorilei Vicente, Kalibo Cable News. Mga pribadong eskwelahan ay isasalang sa pilot testing ng face-to-face classes, dadaan pa sa selection process ng DepEd. Isinasapinal na ng Department of Education ang listahan nito ng 120 na eskwelahang sasalang sa pilot implementation ng face-to-face classes ngayong aprobado na ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas nitong pahayag, sinabi ng DepEd na mayroon na silang inisyal na listahan ng 100 public schools sa minimal risk areas. Sunod naman umanong isasalang sa selection process ang 20 private schools na isasama sa pilot in-person classes. Batay sa guidelines na inaprubahan ng Pangulong, kailangan pumasa sa safety assessment ng DepEd ang mga eskwelahan, suportado ng LGU at may written consent sa mga magulang bago tumuloy sa face-to-face classes. Nakapaloob din dito ang health at safety standards, partikular sa personal protective equipment, sanitation, detection and referral, ventilation, contact tracing, quarantine at contingency measures. Nauna na rin sinabi ni Education Secretary Briones na masusing babantayan ng mga kagawaran ang mga magiging pagbabago sa risk assessment, lalo na sa mga lugar na may isasama sa limited face-to-face classes. John Ronald Godin, Kalibo Cable News. Limited face-to-face classes sa Pilipinas, aprobado na!
Alamin sa report ni Jorile Vicente. Inaprobahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsasagawa ng face-to-face classes sa mga lugar na may tuturing na nasa minimal risk ang kaso ng COVID-19 infection. Ito ang inanunsyo ng Malacañang at ni Education Secretary Leonor Briones nitong September 20, 2021. Sa press briefing, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang mga nasabing lugar ay aalamin ng Department of Health at Department of Education. Ang in-person classes ay mangyayaring hindi ito araw-araw at magiging kalahating araw lamang sa loob ng isang linggo. Sinabi pa ni Roque na kailangan rin ang suporta ng LGUs sa pamamagitan ng resolusyon o letter of support at dapat mayroong pahintulot ng mga magulang. Samantala, tinanggap ni Secretary Briones ang pagsang-ayon ng Pangulo sa limited face-to-face classes. Ipinahayag pa nito na ang DepEd ang magbibigay ng pahintulot sa lugar kung saan magkakaroon ng limitadong face-to-face classes. Iginiit pa nito na kapag ligtas ang pilot implementation ng limited face-to-face classes ay unti-unti nilang dadagdagan ito. Ang mahalaga ay mabantayan ang risk assessment at kapag may pagbabago sa risk assessment ay ititigil nila ito. Sa kabilang banda, hinihintay na lang ng Department of Education Region 6 ang official document mula sa DepEd Central Office kaugnay sa pagpapatupad ng face-to-face classes. Jorile Vicente, Kalibo Cable News. At iyan ang mga nakalap na balita sa linggong ito. Ako po si Randy Nacuspag. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Magandang araw!